Anong saklat ng mapiit sa kulong ang malupit? Ito ay hilid ng kalungkutan. Tila kailan lamang nakasakasama ko si Ama. Temujin, gising na. Ibangon mo ang sarili. Kailangan natin magmadali. Bakit, Ama? Kailangan di tayo papatay-patay. Mahalaga ang ating sasadyain. Halika na. Tayo na ay lilinsan sa lugar na ito. Nagugulan ako, Ama. Ano ba ang ating sasadyain at ikay nagmamadali? Anak, alam mo naman ang pinagawian ng ating tribo. Kapag ang isang bata ay dumating na sa 9 na taong gulang, kailangan niya na maghanap ng asawa. Ha? Asawa? Bata pa ako, itay. Ang kasal ay para sa mga bata itong lalaban. Huwag kang kabahan, anak. Ang mga bata sa ating tribo ay malalakas ang loob. Pero itay, ayoko mangwalay sa iyo. Abat ang batang ito. Hindi pa naman kayo magsasama ng napili mong dalaga. Simpleng pamimili lamang ang gagawin mo. Kung sa gayon, mangangako muna ako sa isang babae. Tama ka, anak. Tayo ay nabibilang sa tribong Warhigin, kaya't ikay mamimili ng iyong mapapangasawa sa tribong Merit. Bakit sa tribong Merit ako mamili, Ama? Eh, hindi naman yung sakop ng ating tribo. Patawarin mo ako, anak. Ngunit may nagawa akong kasalanan sa tribong Merit. Umaasa ako na ito ang paraan upang mapatawa nila ako. Halika na. Patawarin niyo po ako dito. Ngunit hindi ko matutupad ang pangako sa inyo. Isang duwag! Isang taong duwag! Ano pa't pinaibig mo ang aking anak ngunit hindi kayang panindigan? Patawarin niyo ako. Ang mga pangako mong matatamis sa isa lamang gas at salamin. Umalis ka na sa aming pamamahay. At huwag na huwag ka na muling tutungtong sa lupain ng aming tribo. Pero tito, ito makita ang inyong anak mo ulit pagkakataon. Hindi maaari! Higit mo lamang ako pinapahirapan sa iyong ginagawa. Umalis ka na! Ama, sa tingin mo ba'y basda na lang nila palalampasin ang mga atraso mo sa kanila sa pamamagitan nito? Hindi ko alam, anak. Tingnan natin kung anong mangyayari. Mas mabuting may gawin ako kaysa wala. Kung yan po sa tingin nyo ay tama. Patuloy na naglakad ang mag-ama patungo sa kanilang pupuntahan. Nang sila'y makarating sa isang nayong liblib na kinatitirikan ng ilang bahay. Temujin, magpahinga na muna tayo. Mabuti yan, Ama. Pagod na rin kasi ako. Ama, gagalugarin ko muna ang paligid ng masiguradong tayo ligtas. Sige, anak. Huwag kang lalayo at mag-iingat ka. Sa gitna ng paggagalugad na Temujin, siya ay napadpad sa isang dampa kung saan nakatira ang dalaginding na si Borte. Mabibigla siya sa di inaasahang pagbagsak ng pinto ng kanilang kusina na likha na aksidenteng pagkabuwal na Temujin. Wag! Nangakay! Bukas si Tigaw, wala akong gawin masama. Bakit? Sino ka ba? Hindi naman kita kalala! Kahit na ba, dapat di ka nang husga ng tao. Sige nga, Abet! Patunay mo wala kang binabalak na masama. Sa pagsulpot mo pa lamang dito sa amin, wala na akong tiwala eh. Patutunayan ko, huwag mo lang ako pagtawanan. May kita natin. Ngingiti-ngiti mo dyan. Bilisan mo na nga, kala mo seryoso-seryoso, patawa-tawa ka naman. Eto na, masyado ka nagmamadali. Nakakasama ng nanaw. Ang dami mong bola. Kuradoy mong matino yung palusot mo. Dahil sinasaya mo lang oras ko. Ako pala si Temujin. Galing ako sa tribong Borgigin. Nanais ka sana maging asawa. Ano? Sira ulo ka ba? Hindi ako nakikipaglokohan na. Tignan mo ang sarili mo. Ang bata-bata pa natin. Seryoso ako. Alam kong hindi mo inaasahan pero ikaw ang pinili ko. Asawa ang pinag-uusapan natin dito. Sa tingin mo ba laro-laro lang ito? Dapat pinag-iisipan ito ng mabuti. Yung pag-iisip mo kanina na may pangiti-ngiti, seryoso ka doon? Alam kong mahirap akong paniwalaan. Ayan mo, ipapaliwanag ko sa iyo na ang lahat. Ano meron sa akin? Bakit ako ang iyong pinili? Ito ang pinili ko dahil ikaw ang binigay sa akin ng pagkakataon. Kakaibang pakiramdam? Oo, dito. Hindi ko talaga ito nawala. Talagang naiwagaan ako dito, kaya pagbigyan mo na ako. Hindi ibig sabihin nun na pumayag ka eh, papakasal na tayo. Ano ibig mo sabihin? Hindi agad tayo magtatama. Maghihintay muna tayo sa pagtanda at babalikan kita dito sa inyong nayon. Oh, matagal pa yun. Ngunit babalikan kita sa inyong nayon
pagkalipas ng 5 taon. 5 taon? Bale, 10, 11, 12, 13, 14 na taong gulang na tayo? Tama ka. Halika, punta natin si Ama. Patuloy na binaybay nila ang daan habang hinahanap ang ama ni Temujin na kanilang nakita na nakatunghay sa silong ng isang puno. Ama, andito na ako. Ano? Sino siya, anak? Bakit? Ama, siya ang napili kong babaeng pakasalan. Magandang hapon po. Ako po si Borte. Kamusta po kayo? Pero anak, paumanhin po, ama. Ngunit sigurado na ako sa aking desisyon. Sana'y maunawaan niyo ako. Sino ba naman ako para pigilan ka? Buhay mo naman ito. May karapatan ka magdesisyon. Maraming salamat po, ama. Ayos lang ba sa iyo? Opo. Kung gayon, pangunahan niyo ang daan upang makausap natin ang pamilya ni Forte. Pinaybay pabalik ng 2 bata ang dampa ni Naborte. Kasama ang ama ni Temujin na marahang sinusundan ang 2 bata at pinagmasdan. Nandito na po tayo. Ito ang aming mumunting dampa. O siya, halina't kausapin ng iyong magulang. O anak, mabuti naman at nandyan ka na. Kanina ka pa hinihintay ng iyong ama. Sino sila anak? Mga dayong ba sila sa ating lugar? Hindi po itay, narito po sila dahil ngayon may nais silang sabihin para sa inyo. Hayaan mo sila magpakilala. Base sa kanilang kasuotan ay galing sila sa isang malayong tribo. Ano-ano ba ang ngalan niyo? Kaumanin sa biglang pagbisita. Ako nga po pala si Yusuke, ang ama ng batang ito na si Temuji. May gusto lang ang sabihin tungkol sa pinagkasunduan ng ating mga anak. Kasunduan? Anong klaseng kasunduan ito at kailangan pang pumunta ang ama ng batang lalaking iyon? Tungkol sa kasal iyon, ina. Ano ka mo? Kasal? Seryoso ka ba, anak? Marami ka pang dapat gawin. Tapigin bata mo, ah. Ama, desidido na po ako sa nagagawa kong desisyon. Sana ako yung mapatawad ninyo. Anak, hindi naman sa ganun. Ngunit nais lamang namin mawari kung handa ka sa kahirapan na pagdaranasan nyo bilang isang mabuting mag-asawa. Sigurado na po ako, inay. Maraming salamat po. Maraming salamat po. May nais lamang ako sabihin bago tayo magkasunduan. Ano yun? Maaring hindi nyo naiintindihan. Ngunit hindi sila magsasama agad sa isang bubong. Kung ganun, nakaganap ba ang kasalan nila pagdating nila sa wastong gulang? Oo, ganun na nga. Mahal mo ba talaga ang aking anak? Opo. Sigurado ka ba? Opo, hindi ko po kayo bibiguin. Sige, pumapayag na kami. Makalipas ang 5 taon. Tao po. Sino ba yun? Ang aga-aga naman. Ako po ito, tita. Nandito po ako para tupadin ang kasunduan. Kasunduan? Opo. Kasunduan na pakasalan ng inyong anak. Ah! Ikaw pala yan. Korte! Nandito na ako po. Tapos na ang ating paghihintay. Ay, alam mo ba, may bagong bata doon. Ipapakasunta kay Porto. Ah! Oo! Matagal na nga daw nila pinagplanuhan yun. Mabuhay! Tama ka anak. Take 32, cut 4.
Tama ka. Tama ka na. Tama. Tama ka na. Ay, tama ka. Light. Take 16. Wait lang. Cut. 3, cut. Take 2 pala. Take 2, cut 2. Ayun. Take 6. Tama. Ulit. Ay, natawa kita. Ay, sasalita ako. Bakit? Sino ka? Cut 4. Hintayin mo kasi. Camera. Action. Saya kayo. Huwag nyo nakinan yan. Ulit. Uy, hawakan mo ang kamay. Ay, patik mo. Ay. Para hindi. Ano na to? Cut 4. Sino ba yan? Ang aga-aga naman. Oh,